Hi guys, Shinbuyer, no? Ngayon, alam ko na yung mga viewers ko ay nanggaling sa iba't ibang mga MMORPGs. O at least nakapaglaro, no? Tulad ng RF Online, Run Online. Siguro yun, yung iba sa inyo naglaro ng Ragnarok. O kahit yung mga offline, no? Na RPGs. At siguro ayun, no? Sa edad natin na matatanda na tayo, we have a lot of things in our plate. Eh, totally normal lang na maghanap tayo ng mobile MMORPGs. And yes, no? We have our fair share of mobile MMORPGs, no? Nakapaglaro tayo ng ROO, ROM, ROX, no? Black Desert Mobile, kahit nga Dragon Nest Mobile eh. And even so, looking, no, at gaming's history and even in the past, parang napakarami nito, eh marami pa rin na nagtatanong pag nakakita ng laro. May mobile version po ba nito, no? Marami pa rin na naghahanap ng mobile MMORPGs. Whether, alam mo yon, parang wala ka talagang mahanap or hindi ka lang makapili dun sa mga available. Parang hindi vibe sa'yo. Maraming factors sa pagpili ng MMORPG, no? Kung magastos ba yan, maganda ba laruin talaga yan, ano yung graphics, nalaro mo ba siya dati, which is a big one. Pero siguro ang isa sa mga pinakamalaking factor, ang number one would be yung kasama. Sino yung makakalaro mo? And chances are, you'd want to play with your kapwa Pinoy. So, ayun, we have a new MMORPG coming in the Philippines. A mobile MMORPG. It is published by our biggest local game publisher sa bansa, ang Playpark Philippines. At ito ang Immortal Kingdoms. Na ngayon, Playpark asked me with a partnership to try and test out this new game. At ito ang first impression video ko of it. Keep that in mind. Simulan na natin. Ngayon, I got access doon sa global version ng game, no, via APK. Kasi right now, I think yung available version nito na nasa Android or App Store, I think is in Thai version. Kita rin sa website na pwede mo siya laruin on your PC via BlueStacks, Nox Player, and even LD Player. Pagkabukas ng laro, you'll be given a large selection ng mga available servers nito. Yeah, no, it is that game na may multiple server. Pero in-game may nakasulat naman na cross-server battle. So may chance pa rin na pwede mong makalaban yung mga nasa ibang server via PvP instances. Ngayon, sa character creation, may 5 class kang pwedeng pagpilian. Ang walang kamatayan na warrior, syempre andyan din yung wizard, pero interestingly, walang archer class dito. Sa halip, meron silang gunner class. Tapos ayun, may assassin class din and probably yung pinaka-unique na class nila na available would be of the Reaper class. Sa website, may 6 na class, which is the Dancer class. Also take note na hindi lahat ng class ay may dual genders. Most of them are actually gender locked, tulad ng warrior, assassin, at wizard. Ngayon dun sa website na meron akong access, ang version niya would be of Thai. Pero sabi sa akin, localization at yung English version is coming really really soon. Siyempre, dahil bang tayo, pinili natin yung gunner. Smooth lang yung character creation, hindi siya overwhelming. Just pick a face template and you're good to go. Tapos ayun na, no? Simulan na para ihataw yung mala-impactong auto. Yeah, auto, automatic, automated. Which this game has a lot of. Napakarami niyang autos that is going on around. Like auto travel, auto battle, auto loot, auto quest, at kahit yung dialogue, pwede mo ring i-auto. Pagdating sa storyline, I have no idea, no? Wala akong idea kung ano yung storyline niya. Pero pinapanood ko yung mga cutscenes at maganda siya. I mean, it's flashy at may English dialogue naman siya in-game. Talagang siguro hindi lang na ilatag sa akin o nabulon ng maayos yung premise ng kwento ng laro para ma-interest ako basahin. Pero ito, mga pang-intro stuff lang naman to. Marami pang laman at bahagi yung laro at sobrang dami niya. Sa sobrang dami niya, ang masasabi mo na lang is ang daming pinipindot. Ang daming red dots, ang daming claimables, upgradables, craftables, attackables, doables na bago at mas mabilis mo pa siyang matatapos o gawin kesa basahin. Pero yeah, seryoso, napakaraming elements nitong larong to. Kasi on top of the usual gear, stats, and upgrades na ginagawa mo, no, in an MMORPG, may esper ka pa na binubunot at pinapalakas. Which I think is a major part nung gameplay. Tapos may equipment crafting ka pa na gagawin. At kahit yung mount at pakpak mo ay ina-upgrade mo rin. Actually, yung mismong battle at combat ng laro, eh, pawabang secondary na lang. Dahil na-auto naman lahat to. Rather, ang nakain talaga ng oras mo is yung pag-build, craft, progress, at claim para sa karakter mo. Conveniently, kahit sobrang daming pulan na notifications in-game, for you to take note of, merong tinatawag na improve button. Basically, consolidating ano ang mga pwede mong gawin para mapalakas ang karakter mo. Just do the things listed under this and you are good to go. Also, meron ding pawabang awakening progress yung karakter mo. Ngayon, aside pa ito doon sa battle points, no, na pilit mong pinag
pinapataas, which is affected by your gear, esper, and many other things. Yung Awakening para siyang set of milestones and achievements in-game that will allow your character to equip better gears later on. Pero yeah, no, quest ka lang ng quest, auto ka lang ng auto, and simply just progress your character. Malabo pa sa dinuguan na maubusan ka ng gagawin sa larong to. And it's really designed to just keep you occupied with anything. A total time sink of an MMO, kumbaga. Ngayon, kung sa graphics at combat naman, since auto ako ng auto, hindi ko masyado matansya yung combat kung okay ba o hindi. Pero when I did turn off the auto and I use manual, eh pasado naman siya kung pasa. Kasi that's the standard skill wheel at meron din siyang dodge button. At yung mga boss o monsters ay may attack indicators naman. Yung graphics, no, yun, dun ako na masasabing maganda talaga. Ang ganda niya. Nung una, sucks lang, no, pag sa phone. Pero pag sa PC ka na naglaro at kahit yung mga recordings ko, medyo eye candy yung laro sa akin. FPS rin is not an issue, pero sigurado ako dependent to sa phone mo. Ngayon, ang siguro hindi ko masyadong nagawa, no, sa unang play runs ko dito is yung social systems niya. I did join a guild, pero that you can even auto, no? And I haven't really interacted sa ibang players. I did do a party, no, one time, pero not something so immersive like doing a strategy for an instance o kahit PvP. I mean, di ko pa siya natatry. Siguro dahil na rin sa hindi pa to yung server, no, na laruan ko talaga, at siguro dahil na rin sa mas busy ako gumawa ng kung ano-ano in-game. In-game music is also not distracting. Yung mga instance, yung mga boss battles, they are okay. Pero yung open world PvE niya, parang hindi ko masyadong nakikita, no? Dahil na rin sa kung saan-saan ako nateteleport pag may pinipindot ako. But it's okay, no? When you do PvE, when you are killing hordes of mobs, gamit yung mga mapuporma mong skill, eh, it does give the satisfaction, no, na gusto nito ibigay. Honestly, nung una, I feel like this game might be too overwhelming para sa mga players. Dami talagang pinipindot eh. Daming numbers, daming new items, at binagsak talaga siya lahat, no? Or at least majority ng mga features sa'yo ng sabayan. Pero honestly, I can live with this game, no? I can play this game. I mean, I played something really similar, no? Which is Black Desert Mobile. And yeah, you do get to fall for the game, no? As you progress through it. Napansin ko, isa lang rin yung hinahanap ko dito. Na hinahanap ko rin naman sa ibang MMORPGs. At yon ay ang kalaro. Now, if you do have a local mobile MMORPG game na published, no, sa Philippines at mga Pinoy din ang maglalaro, I think this game can build its potential. Yes, no, potential pa lang. It is definitely worth a try, lalong-lalo na kung wala kang malaro doon sa phone mo at trip mong mag-MMORPG muna. Ngayon, I did not purchase or spend any cent on my first run, no, despite sa habit ko na talagang gumastos sa mga laro kahit intro lang. Pero so far, enjoy naman. Busog na busog lang talaga yung laro, no, pagdating sa mga spending offers na kung ano-ano. Pero nakatulong yung fact, no, na marami akong bagay ang hindi maintindihan. Kaya yun, hindi muna ako gumastos. I'm quite sure mag-iiba ito as I understand the game better and lalo pa if mahulog ako sa PvP nito. Which kahit yun, no, ay hindi ko pa rin nga nasusubukan. Dapat nyo bang subukan itong game na to? Definitely. I mean, parating siya dito sa Pilipinas. And there will be events and activations for it, a community for it, and the game has a lot of systems to offer na sure akong makakapa ng mga Pinoy MMORPG players. Free-to-play naman siya, and I think even if you don't spend anything, you get to do a lot of things in-game. Anyway, first impressions ko lang yan, no, sa larong Immortal Kingdoms. I plan on really just understanding the game better. Pero gagawin ko yon pag na-release na siya dito sa Pilipinas. At sa ngayon, I'm just really going with the flow doon sa version na hawak ko. Still, you can check out many things about this game, no? Sa website niya, sa YouTube, sa Facebook, at kahit doon sa page ni Prof. B, no? Kung saan ini-stream niya itong game na to. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Like the video, subscribe to support the channel, let me know in the comment sections what do you think of this game, what do you think of this video, what are pang mga future videos ang gusto nyo makita dito sa ating channel. I am Shibu with the one, for an eye, and as always, lahat kayong gamers, mabuhay!